Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking kalumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan mo, mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon ang huling Biyernes sa buwan ng Pebrero, ikalawang Biyernes naman sa panahon ng Kwaresma, at sa patuloy nating pag-usad sa banal na panahong ito, sama-sama nating hingin sa Diyos ang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang Panginoon, maawa ka. Inoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ni Jesus na iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutiyang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko kinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama
at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutiang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin iyong limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, 'Huwag kang papatay.' Ang sinumang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinong mang magsabi sa kanyang kapatid, 'Ulol ka,' ay mapapasaapoy na impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago ka pa niya iharap sa hukom. At kung hindi, ay bibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po. Ngayong huling Biyernes ng Pebrero, ikasampung araw ng Kwaresma, tayo'y naririto sa pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Sa biyayang tayo'y nasa ikasampung araw at nasa harapan ng mahal na Poon, palakpakan po natin ang mahal na Diyos. Take note, ikasampung araw na po ng Kwaresma. That means, ilang araw na lang, tapos na po ang Lenten season. 30 days to go, tapos na. At tayo'y nakasampung araw na. Ikasampung araw nga po ngayon ng Kwaresma, ng banal na panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa akin hong pagninilay sa ating ebanghelyo at pagbasa, naalala ko po ang isa sa mga natutunan ko nung kami nag-aaral pa, na ang pinakaunang encyclical letter o sulat encyclical bilang Santo Papa ni Pope John Paul II. Kilala niyo pa si Pope John Paul? Santo na ho siya ngayon, si Saint John Paul II. Was Redemptor Hominis. Redemptor Hominis. Latin po siya na ang ibig sabihin, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. The Savior of Humanity. Redemptor Hominis. At yun ay hinahango sa unang mga salita ng encyclical letter, na ang ibig sabihin sa kanyang pagninilay at buod ng buong encyclical letter, the first encyclical letter of John Paul II was, "Man is the way to God." Ang tao daw ang daan patungo at papalapit sa Diyos. Ito ho ang bigay ng langit kanina nang ako'y nagninilay kung ano ang pinakamagandang buod ng ating pagbasa ngayon. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kung meron kang handog at meron kang alay at naalala mo na merong may sama ng loob sa iyo, iwan mo muna ang iyong handog at puntahan mo't makipag-areglo ka, ayusin mo ang may taong may sama ng loob sa iyo, ayusin, no? Huwag kong itumba. Baka itumba natin, ligpitin, huwag. Ayusin, makipag-areglo.
Nang sa gayon, maging karapat-dapat at ang handog at katanggap-tanggap ang pag-aalay natin sa Panginoon. Na bago tayo humarap sa Diyos, harapin muna natin at ayusin ang mga pakikitungo at relasyon natin at ugnayan sa bawat isa. Na hindi ho nalalayo doon sa buod ng encyclical letter of John Paul II, Man is the way to God. Ang tao, ang daan sa Diyos. Na tama naman, upang maging karapat-dapat at katanggap-tanggap ang pag-aalay ko, pananalangin at ang pagharap ko sa Diyos, naway harapin ko muna ang lahat ng aking mga karanasan, ayusin ang mga gusot na aking nagawa, nang sa gayoy maging karapat-dapat at katanggap-tanggap ang aking paghahandog at pagharap sa Diyos. Kaya ngayon hong ikasampung araw ng Kwaresma, bunga ng ating pagbasa at ng ating pagninilay, tanungin ho natin ang ating mga sarili, sino siyang mag-aakay sa akin upang maging katanggap-tanggap sa pagharap ko sa mahal na Poon? Sino siyang mag-aakay sa akin upang maging katanggap-tanggap ang aking panalangin, handog, pasasalamat, alay sa mahal na Poon? Man is the way to God. Kasi pwede tayong nandito sa harapan ng mahal na Poon, nagdadasal, nagpapasalamat, nananahimik, pero alam natin na meron tayong nasaktan, meron tayong na-offend, meron tayong pinagdamutan, meron tayong binaliwala, meron tayong tinalikuran. Sana matukoy pa rin ho natin sila. Kasi the problem is, baka lahat ng iyan nalimutan ko at ang tanging ko lang naalala ang aking panalangin at paghahandog sa Panginoon. E yun ho ang sabi ng Panginoon, ng mahal na Poon sa Ebanghelyo, kung maalala mo na mayroong taong may sama ng loob sa iyo, balikan mo, makipag-areglo ka sa kanya bago mo ituloy ang paghahandog sa mahal na Diyos. Man is the way to God. Kaya para ho mas maging makabuluhan, makatotohanan, itong ating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma, lalo na ngayon nung napakaganda ang pagbasa, tanungin ho natin ang ating mga sarili. Sino siyang aking pinagdamutan? Sino siyang aking binaliwala? Sino kaya siyang aking nasaktan? Sino kaya siyang hindi ko mapatapatawad? Kasi sila ang magiging daan upang maging karapat-dapat at katanggap-tanggap ang pagharap natin sa Panginoon. Ano kaya? Subukan nun ninyong i-imagine, no? Sineryoso natin itong hamong ito ng Diyos na man is the way to God. Na bago ako maghandog ng panalangin, pasasalamat, pagdadasal sa Poon, aayusin ko muna lahat ng aking relasyon. Siguro walang matitira dito sa atin. Kaya-kaya natin gawin yon. Nauuwi muna ako, makikipagbati sa umaaway sa akin. Uuwi muna ako at hihingi ako ng tawad sa nasaktan ko. Uuwi muna ako at aabutan ko, ako nang magkukusa sa pinagkaitan ko. Uuwi muna ako upang gumawa ng kagandahang asal, kawang gawa sa mga taong binaliwala ko. Sana ho ito ang ating maging desisyon at pagpapasya na upang maging katanggap-tanggap ang pagharap ko sa Diyos, upang lahat kong pakiusap, panalangin, kahilingan ay kanyang bigyang katuparan, kailangan ko munang harapin at paglingkuran
ang mga taong aking kasalamuha, ang mga taong aking kasama, ang mga taong aking naging bahagi ng paglalakbay sa buhay na ito. Napakahalaga po sa mahal na Poon ang bawat isa. Kaya nga't sabi niya, ako ang iyong pinakakain, ako ang iyong binibigyang inumin, ako ang iyong dinadalaw sa mga nasa piitan, ako ang iyong pinagsisilbihan. Man is the way to God. Ngayon pa lang po, isipin na natin, pagkatapos ng misang ito, anong pagbabayad sala, anong kabutihan ang dapat kong gawin? Huwag lang pwede. Ano yung pwede kong gawin? Kundi ano ang dapat kong gawin? Ngayon pa lang ho, tukuyin nyo na. Nang sa gayon, pagkatapos po ng misa, ito ang siyang ating isa sa katuparan. Nang sa gayon, ang panalangin, pasasalamat at kahilingan nating idinudulog ngayon sa Poon ay tunay na maging katanggap-tanggap at pagpapalang babalik sa atin dahil sa mga taong ating pinaglingkuran, sa mga taong ating muling tinulungan. Man is the way to God. Kung nais nating pagsilbihan ng Poon, kung nais nating patunayan ang pagmamahal natin at debosyon sa Kanya, kilalani ng bawat isa at magkusang tulungan sila. Magstayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing na mamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Patuloy nating ipagdasal ang ating mga kababayang apektado ng pag-ulan at pagbaha sa Mindanao. Gayun din ang kaligtasan ng lahat nating mga mahal sa buhay, malayo sa ating piling, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, silang mga nagnanais makabalik sa pag-abroad, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Hilingin din natin sa Diyos ang biyaya ng ulan sa harap ng patuloy na pag-init ng kapaligiran. Maiwasan nawa ang anumang sunog at kapahamakan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Basbasan mo po ang bawat tahanang may di pagkakasundo, ang mga magkakaibigan at magkakasamang may mga samaan ng loob. Maghari nawa ang pagpapatawaran at magandang pagtitinginan.
Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa katahimikan, ating pong ipagkatiwala sa Poon, sa Diyos ang lahat nating kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus at minarapat niyang yakapin ang aming pagiging tao upang maakay niya kami papalapit sa iyo. Nawa sa aming paglapit sa iyo, di namin malimutan, di namin talikuran ang pangangailangan ng iba na siyang aming idinudulog upang iyong basbasan at pagpalain sa kanilang mga kahilingan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, mga kapatid, upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal, ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit
kilahaan mo. O sana sa kaitaasan, di nagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, namin ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
tayong lahat ay naging magkakapatid dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa iisa nating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at biyaya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Man is the way to God. Ang tao, ang bawat isa, ang siyang maglalapit at maghahatid sa atin sa Panginoon. Kaya kung nais nating tayo'y pakinggan ng Diyos, hangad nating siya'y kausapin, ating pansinin at kilalanin ang mga taong nasa paligid natin. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
libutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Minarapat niyang maging tao tulad nating lahat, liban sa kasalanan, upang maligtas niya tayo. Mapalad tayong lahat, natutulad at tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayim sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ang kamay na basa ng dugo, linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa, akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami,
kaming iyong bansa. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, ihatid sa piging ngayong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, yung baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot, sambang nanginginig, ibalik ang puso't bayang nanlalamig. Likhain mong muli kami sa pag-ibig. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikatlong Lenten Recollection sa darating na February 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Dave Concepcion, Mission Station Priest, Santo Niño de Paz Chapel, Greenbelt, Makati City, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 3, Nangungulila. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay nagbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 pesos ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at walang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag o mag-message sa Nazarene Catholic School Facebook page para sa iba pang tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship.
maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazarene Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazarene. Ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng Misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Siguro ay sasabihin nyo, parang sirang plaka si Father. Man is the way to God. Kayo. Tatlo po ang haligi o pillars of Lenten season. Fasting, prayer, and almsgiving. Ang pag-aayuno, pananalangin, at kawang gawa. Nawa ang atin pong panalangin ay maging katanggap-tanggap nawa sa Diyos. Yung ating pagkakait sa sarili ay maging makatotohanan at makabuluhan. Kung ang lahat ng ito'y siyang maghahatid sa atin sa pagtulong at pagpapahalaga sa bawat kapwa-tao na ating nakikita. Man is the way to God. At sana po ito ang ating pagsikapang gawin sa natitirang 30 araw ng Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong baunin at tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan, mga pangalan, at lahat ng mga taong kanilang ipinagdarasal na di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbebendisyon ng ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at akayin ng bawat isa upang tayo'y mapalapit sa poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Sabay-sabay nating awitin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.